So, guys, nakita niyo na 'yan, no? Papakain natin sa kanya. Si Relax Shake Booster and vitamins probiotic. O, pinaghalo natin 'yan. Sinubukan ko na siya dito, pero nahirapan ako kasi first day niyang hand feeding sa kanya. Medyo nahirapan ako. So, meron akong ginawang experiment katulad ng iba. Ito na 'yon. Okay, sa totoo lang po, konti lang gumagawa nito, pero tinry ko sa kanya. Kaya, bakit? Ang problema lang dito kasi, zero lang, alam naman natin kinakain ng tao. Kaso chick booster para sa hayop, manok. Pero dito, tatry ko, talagay ko sa bunganga ko, saka ako ngayon susubo sa bird. Dahil nahirapan ako pakainin siya. So, ginawa ko na siya, and nag-work siya. Nagkaroon ng laman yung ano niya. At mas gusto niyang higupin yung ano na parang mami niya na pinapadede siya. So, papakita ko sa inyo, guys. Busog siya. Napipil ko yung paghigop niya ng ano, paghigop niya ng pagkain sa bunganga ko. Parang hinahanap-hanap niya yung, tinan nyo guys, puno yung butsi niya, puno yung crop niya. Kita nyo, mas gusto niyang napipil niya yung paghigop nung ano, nung pagkain dito sa bunganga ko. Wala namang lasa, pero parang mas ganitong klase ng feeding kung hindi sanay yung mga ibon pa natin, maganda siyang gawin. Pero siyempre sa mga maarte, hindi to po pwede. Siyempre mahal ko yung mga ibon ko. Teka lang, mag-ano lang muna ako, mumbog lang muna ako. Yun guys, ito kasi si Odette nung time na bumagyo, saka lumabas yung itlog nito, kasagsagan ng bagyong Odette 15 nung gabi yata, alauna.
So, doon to pinanganak. Nakamonitor ako sa nanay niya kasi nga natatakot ako baka mapaano sila sa labas. So, pinasok ko na lang. And ngayon, gusto ko talaga siyang mag-survive. Tatlo sila. So, ito pinangalanan ko na ulit. And gusto ko maging body-body kami nito hanggang sa paglaki nito at ako talaga yung mami niya. Kaya, yun, naisip ko na may isang tao kasi na nakita ko from Arab country yata yun. Yung dub niya, yung pig yun, pinakain niya ng ano, mas matindi yun kasi mabaho yung ano eh, mabaho yung pig ng ano, ng mga pig yun. So, mabaho. Ayaw mo ko lang kung sa kanila. So yun, pinapakain niya sa bunganga niya. So parang tatay na siya nung ano, period. So ito, katulad nito, sana mapalaki ko ito ng maayos. At abangan natin guys kung ano susunod mangyari ito. Araw-araw ganito, gaganti ko na siya. Sigurado hanapin niya kasi doon siya naging komportable sa paghahanti ko sa kanya gamit yung bunganga. So again guys, thank you for watching. So bye-bye po natin si Odette. Hanggang sa paglaki. God bless.